Yo, kamusta mga ka-Maysports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin Russell Westbrook maghihiganti next season. Pag-uusapan din natin Jay Crowder o umayaw na sa Phoenix Suns. Isa nga sa pinakasinisisi ng mga Lakers fans sa disappointing season ng Los Angeles Lakers last season ay si Russell Westbrook dahil nga sa hindi pagkapit nito sa playing style niya na LeBron James at Anthony Davis. Ngayong offseason nga ay sobrang daming disrespect at pambabash nga ang natanggap ni Russell Westbrook, subalit ayon nga sa isang NBA insider ay magkakaroon nga daw ng season si Russell Westbrook na kagaya ng season matapos iwanan ni Kevin Durant ang OKC. So ibig sabihin lamang mga ka-Maysports, kung mananatili nga si Russell Westbrook next season para sa Los Angeles Lakers ay magkakaroon nga ito ng revenge season na kung saan ipapakita nga nito kung ano nga ba ang kaya niya talagang gawin. Nakita naman natin matapos ng lumipat ni Kevin Durant sa Golden City Warriors ay tuwing makakatapat nga nito ang OKC ay sobrang energetic nga ni Russell Westbrook sa bawat play upang ipakita nga kay Kevin Durant na nagkamali ito ng pag-alis nga sa OKC. Anong masay mo dito? Sa tingin mo ba ay magagawa makabawi ni Russell Westbrook next season para sa Los Angeles Lakers? Mag-comment lang. Samantala, dumako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan ang isang NBA insider nga na si Dwayne Rankin ay naglabas ng isang report patungkol sa dapat antabayanan sa Phoenix Suns sa training camp nila. Isa nga daw sa dapat tingnan dito ay kung magsisimula na ba sina Jay Crowder at Cam Johnson sa training camp, subalit ni-repost nga ito ni Jay Crowder at sinabing hindi nga daw siya pupunta sa training camp ng Phoenix Suns. Maraming rumors at balita nga nagsisilabasan patungkol dito. Marami nga nagsasabi na ititrade na nga daw talaga ng Phoenix Suns si Jay Crowder ngayong offseason. May mga nagsasabi naman na nagpapahinga lamang ito. Subalit kung talagang ititrade nga ng Phoenix Suns si Jay Crowder, para nga sa akin ay dapat talagang i-consider ng Los Angeles Lakers sa pagkuha dito dahil ito nga ay hindi lamang basta shooter dahil ito nga ay isa ding elite defender. Alam naman natin ang pinaka-pinoblema nga ng Los Angeles Lakers last season ay ang kanilang shooting at depensa. Kaya naman sa pagkuha nga nila kay Jay Crowder ay dalawa-dalawa nga ang problemang masasagot nito para sa kanilang kupunan. Kaya naman kung ikaw ang aking tatanungin kay Maysports, sangayon ka ba na mapunta si Jay Crowder sa Los Angeles Lakers next season? Mag-comment lang. So ayun lamang ating mabilisang balita sa araw na ito. Sana'y nag-enjoy ka. Huwag mo natin kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!